Hello mga birds, welcome sa ating channel. Ayan, long time no vlog tayo ngayon dahil dyan. Dahil si Pogi. Ayan. Nag-aalaga ng bata, taga-paligo, taga-laba. So ayan, meron lang akong i-share sa inyo mga birds. Meron tayong Cignal, yung ganitong klaseng box. Ayan. Ang problema nito ay nawawala daw yung kanyang sound. And then pagka nawala na yung sound, tuluyan na yun na hindi na magagamit na customer. And then after mga pagka lumamit na siya, meron na naman. And then kapag uminit na naman, wala na naman daw ng sound. So in short, sira na yung kanyang audio IC mga words. So bubuksan natin at i-repair natin. Ayan mga board, so ito na yung ating board. Ayan. So as you can see, naka-power on na ito. Nakasaksak na. Meron na din tayong antenna. At gagawin natin ay mag-ground ako dito ng ground papunta doon sa amplifier para marinig natin yung sounds kasi magsusundot-sundot tayo dito mga board. And then yun, gagawa natin siya ng chamber. Okay, so mag-ground lang muna ako dyan and then magsusundot tayo gamit ang wire na ito. Hahanapin natin yung kanyang yung audio output na galing dito sa kanyang MCU. Okay, so na-ground ko na dito mga birds. Ito yung AUX cable natin papunta dun sa amplifier and then ito yung speaker natin. Meron akong na-series dito na resistor na ang value ay 1K. At ito yung gagamitin natin na pang-trace sa linya ng audio natin. Okay, so start na tayo. I-zoom natin konti. So ito yung audio niya. Ito yung audio. Yan. Pagka dinidikit ko, nawawala yung beep. Yan. Nawawala yung vibration na sound. Ito. Okay, ulit. Ito. Okay. So, pag dinidikit ko yan, nawawala. At wala nga siyang sounds. Pagka isusundan mo yung connection yan, at ito yun, nakakonnect dito. Dito. Ayan, wala din. And then yung isa, ito, wala din. So, hanapin natin yung galing sa MCU na output. So, ito, papunta ito dito. Wala pa. Papunta dito. Galing dito sa, papunta na dito sa kanyang audio IC. Kung ano man yan. O, basta, yun na yun. Okay, so direct na tayo dito mga board sa kanyang MCU. So dito, ito yung MCU niya. So mag-test tayo dito. Dito sa mga output dito. Tingnan natin kung makukuha niya yung audio output na galing sa MCU. Okay. Baka ito. Tingnan natin kung may tutunog. Okay. Kuha na natin. So, nakuha na natin agad. Yung label pala mga boss ay C64. Okay. Gusto ko nang matapos ang ating repair kaya hanapin na natin yung isa, yung left pa. So, ito, C64, malamang itong C63 na yung isa. C63, ito. Itong isa. Okay, finish na. Ayan. Pagka nakatulong naman tong video mga boards, subscribe naman at gagawin pa natin yung kanyang jumper na magja-jumper tayo ng resistor papunta dito. Dito. Ah, hindi nyo nakita. So, magja-jumper tayo ng resistor mula dito
Magjumper muna tayo ng resistor mula dito papunta dito sa kanyang connection dito, mga boards, para magkaroon na rin siya ng output sa kanyang RCA. Ayan, kapag hindi ka pa naka-subscribe, mga boards, subscribe naman, bakit naman. Nakatulong naman tong video, baka naman pwedeng mag-send ng pangbili ng gatas. Okay, so yeah, magjumper muna tayo, mga boards. A few moments later. Ganyan na yung ginawa natin, mga boards. Ayan, sa C64, para hindi na kayong mahirapan, C64 at saka C63, yun yung kanyang audio output ng galing sa MCU. Okay, so nag-series tayo ng capacitor na 1K at pumunta doon sa kanyang dito, mga boys, connection dito yan, yung nakapagdugtungan niya dito, and then dito. And then yung ating capacitor dito, mga boards. Yan yung capacitor dito sa baba. Pwede na natin tanggalin yan para kasi nga nag-bypass na tayo, para wala nang interference. Ayan, so tatanggalin natin yan. Dalawa, ito. Ano ba 'yon? Yan yung capacitor na yan. And then ito. Tanggalin na natin yan. Yan, testing muna natin kung meron na nga ba talaga tayong sounds, o kung meron na ba talaga tayong audio dito. Okay, dapat meron na tayong audio dito. Ano ba yung mga priorities mo? Okay, di ba? Ayan, nasa na yung muna yan. Kasi sa kabila. Parang ngongo. Ayan, parang ngongo. Ayan, pero kapag ka matanggal na yung capacitor dito, mga boards, okay na yan. So parang ngongo dito sa kabila, no? So tanggalin natin yung capacitor. Tanggalin ko lang. Okay, so natanggal na natin. So ito na yung capacitor na dalawa. Although okay yan, ang problema talaga yung audio IC. Tinanggal na natin para matanggal yung ganyang connection doon sa audio IC. Kasi nakikialam, pakialamero eh. Kaya tanggalin natin, mga boys. So try na natin kung meron pa nga bang parang ngongo na sounds. Ayan, dito sa pangalawa kanina. Ayan, so malinaw na siya. Meron akong regalo para sa'yo. Okay, malinaw na. Okay, same. So ayan na, mga boys. So ganun ang pag-repair ng signal na walang audio sa ganitong model. A few moments later. Okay, mga birds, meron akong pahabol dito kasi na mamatay itong ating signal. Yan, inalang mo natin yung sounds. Pero ngayon, mga birds, ay working na siya. Ayan, pero ngayon, mga birds, ay working na siya. Kung napapansin nyo, ay wala na yung kanyang IC at ito na nga siya, tinanggal ko na. Okay, so yung connection niya, mga birds, ay ganun pa rin. At natanggal lang yung kanyang IC. Ayan, pwede nyong tanggalin yung IC, mga boards, dito. Kasi namamatay, nagpro-protect siguro. Nadidetect niya na short talaga itong IC niya, kaya hindi niya sinutuloy mag-on. Ayan, na-try ko kanina ito at namamatay nga, mga boards. Nagre-restart ng pusa itong box, pero sa ngayon ay okay na dahil natanggal na yung ating IC. Ayan, yung audio IC. So ayan, mga boards, balik ko na to at okay na ang ating repair. Ayan, titetesting ko na lang maghapon nito. Tingnan ko kung mamamatay pa, kasi kapag namatay, may problema pa sa board niya, sa power supply naman, or dito na siguro sa MCU pag namamatay pa rin. Pero sa tingin ko naman, mga boards, ay okay na dahil hindi na siya namamatay simula nung tinanggal ko yung kanyang IC na yan. Okay,